Maaaring marami sa atin ang nagtatanong, maaari pa ba kaming gamitin ng Diyos bilang daluyan ng kanyang biyaya kung kami ay nagkakamali pa rin at minsang nahuhulog sa kasalanan? Napansin po ba ninyo, lahat tayo ay kumilala sa Panginoon, hindi ang resulta ng ating kabaitan. So sa madaling salita, handang-handang gamitin tayo ng Diyos sa kabila nating pagkakamali. Sino po bang may matitinding mga pagkakamaling nagawa sa Panginoong Diyos? Si Pedro, pero yung tinanggihan niya ang Panginoong Jesucristo ng 3 beses, pero kinasangkapan pa rin siya ng Diyos. That is by God's grace, dahil sa kabutihan ng Diyos. Di po ba? Ngayon, tingnan niyo po, perfect na ba si Pedro? Hindi, nirebyong pa nga siya ni Pablo dahil sa kanyang pagkakamali. So nagkakamali po siya. Kaya lang, hindi yun parang sinasadyang pagkakamali o kaya naman para bagang pagkakamali na pinamumuhay niya yung pagkakamali. Hindi. Siya ay nagkakamali bilang tao. Pero, hindi niya kailangan manatili sa pagkakamali. Kaya kung ang tanong mo ay nanatili ka sa kasalanan, gagamitin ka ba ng Diyos? Una, bakit ka kailangan manatili sa kasalanan? Samantalang ang biyaya ng Diyos ay nagbigay sa atin ng kakayanan at karapatang sabihin na hindi sa anumang bagay na makamundo at sa mga bagay na hindi maka-Diyos. Di ba, naalala niyo, sabi sa Tito, kabanatang 2, it gives us the instruction to deny or to say no to ungodliness and worldly desires. Yan po ang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi natin kailangan manatili sa kasalanan. At ito pang napakagandang paalala ni Pablo. Tandaan niyo sa Romans chapter 6, sin is no longer our master. Kaya hindi na kailangan na paalipin tayo sa kasalanan. Hindi natin pwede sabihin, kapagkat ako'y tao lamang, hindi na. Hindi na iyan ang master natin. Si Jesus na ang ating master. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, He who knew no sin became sin on our behalf. Ano sinudyan sabi? So that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Ikaw ay kasing tuwid na ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa madaling salita, tuwing may tukso, sabi mo sa tukso, hindi mo na ako alipin. At tandaan mo, hindi na rin ikaw ang aking amo. Ako ay makatwiran na tulad ng katwiran ng Panginoon Diyos dahil kay Kristo Jesus. Huwag mo sasabihin na, ay, ako, nangihina ako, hindi ko na kaya, bibigay na ako. Huwag, tumingin kasi kay Jesus Christ, you are righteous in Christ Jesus, and hindi mo na amo ang kasalanan. Kaya, kung dati ka nagkamali, huwag kang maglala, gagamitin ka pa rin ng Diyos. Pero huwag kang manatili sa kasalanan dahil nais kang gamitin ng Diyos para yung biyayang yan, totoong may pahayag mo. Kasi yung biyayang yan, yan din ang magbibigay sa'yo ng kapangyarihan para mamuhay ng matuwid. Okay po ba yan?